Nang tawaging cesspool ni Pangulong Duterte ang Boracay, nasa 1 million MPN ang coliform level nito. Sobrang layo sa 100 MPN na maituturing na ligtas. Ang coliform level ng Manila Bay, nasa 330 to 350 million MPN. Huwag nang magtaka na ganito karumi ang Manila Bay dahil halos lahat ng dumi ng Metro Manila dito ang bagsak. Base sa datos, lagpas 3,000 sakong basura ang nakolekta ng mga trash boat ng DENR sa Manila Bay mula Enero hanggang Hunyo nitong taon. Bukod pa dyan ang 260 na sako mula sa iba't ibang cleanup drive. Sabi ng DENR, tulad ng ginawa sa Boracay, kasama na ngayon ang Manila Bay sa mga irerehab nila. Sisimulan daw ito sa Enero. Pag-resume ng office sa January, ito kagad yung uumpisa namin. Pero pihadong malaking hamon yan. Sa datos kasi ng DENR, 85% ng dumi sa Manila Bay galing sa mga household o kabahayan. Literal na ginawa na talagang kubeta yung Manila Bay. Sabi ng MWSS, 14% lang ng mahigit 3 milyong bahay sa Metro Manila ang konektado sa sewerage treatment plant. Karamihan, gumagamit lang ng septic tank. Kaso nga lang, marami ang hindi nagpapalinis ng septic tank. Kaya kung umapaw ito, diretso sa groundwater. Ayon sa MWSS, malaking problema rin ang mga informal settlers sa gilid ng mga ilog na diretso ang dumi sa tubig. Ang mga water concessionaires na Maynilad at Manila Water daw ang dapat magkukonekta ng mga kabahayan sa sewerage treatment plant. Admittedly, delete na po ang dalawang concessionaires. Nahirapan din sila mag-acquire ng mga properties to build a sewerage treatment plant because madaming mga municipalities, mga cities natin at local government na hindi pumapayag na magkakaroon ng STP sa that area. Hinihingi ng DENR ang kooperasyon ng mga water concessionaire, lalo na sa taong 2037 pa ang target nilang makonekta sa sewerage treatment plant ang lahat ng mga kabahayan sa Metro Manila. Hiningan namin ng pahayag ang Maynilad kaugnay nito pero sabi nila, MWSS na lang daw ang tanungin. Wala pang pahayag ang Manila Water. Maki Pulido, GMA News.